Magandang araw mga bata. Para sa linggong ito, ang gagawin natin ay ang inyong ikalawang markahang proyekto. Handa na ba kayo para sa inyong ikalawang markahang proyekto? Kung handa na ay simulan na natin. Para sa inyong proyekto o ikalawang markahang proyekto sa Filipino, ang gagawin po ninyo ay isang tula or in English, poem or poem. Ang isa pong tula ay isang panitikan na nagpapahayag ng kaisipan sa pamamagitan ng matalinhagang salita. Okay? Ito ay may iba't ibang elemento. Mamaya pag-uusapan natin ang mga elemento ng tula. Ngunit uulitin ko, ano nga po ba ang tula? Okay, ito ay uri ng panitikan na nagpapahayag ng kaisipan sa pamamagitan ng matatalinhagang salita. Ngayon, pag-usapan natin ang elemento ng tula. So, ang una pong elemento ng tula ay yung tinatawag nating sukat. Ito ay yung sukat ng taludtod sa isang saknong. Okay, pag sinabi nating sukat, ito yung kung ilang pantig meron ang isang taludtod. Halimbawa, isda. So, may dalawa ng pantig. So, ang pinakakaraniwan pong sukat sa isang taludtod ay 8. Okay? So, kada bigkas mo ng salita o kada pantig ng salita, yon ay isa. So, ang karaniwan po ay yung 8 sukat. Okay, kanina nabanggit ko yung saknong. Yung saknong po ay yung grupo ng mga salita sa isang tula. Ang pinakakaraniwan ay mayroong 4 na linya o 4 na taludtod sa isang saknong. Okay, sumunod, ito ay isa sa pinakamahalagang elemento ng tula. Ito ay yung tugma or yung rhymes. Okay, ito yung pagkakaparehas ng tunog sa huling bahagi ng isang taludtod. Like, buhay, bahay. Ano pa ang alam ninyong magkatugmang salita? Okay, pwede yung baso, aso. Ano pa kaya? Gawa, sawa, and many more. So, yung po yung tugma, yung pagkakaparehas ng huling tunog ng isang salita sa isang taludtod. Sumunod po ay yung tinatawag nating karikatan, yung maririkit na salita na ginagamit upang masiyahan yung mga mambabasa. And last is yung talinhaga. Ito yung mga malalalim na salita na may nakatagong kahulugan upang mas mainggan nyo silang intindihin ang bawat pahayag sa isang tula. Uulitin ko, ito po ang elemento ng tula. Para sa inyong ikalawang markahang proyekto, kinakailangan po ninyong sumulat ng maikling tula na naglalahad sa kabayanihan ni Marina Dizon. Okay, dapat ito ay tungkol kay Marina Dizon, yung bida sa ating kwento noong nakaraang linggo. Okay, matapos po ninyong sumulat ng tula na sumusunod sa elemento ng tula, ay kinakailangan po ninyong kuhanan ng video ang inyong sarili habang binibigkas ng may damdamin ang inyong sinulat. Okay? Matapos po ninyong kuhanan ng video ang inyong sarili, ipasa po ang inyong proyekto sa Class Dojo bago mag-ikatatlo ng Disyembre 2021. Okay? Again, huwag kalilimutan na sumunod sa elemento ng tula. Okay? Para naman po sa pamantayan sa pagmamarka ng inyong proyekto, ito po ang gagamitin ko. Una, nagamit ng wasto ang mga sumusunod na elemento ng tula. Kapag nagawa ninyo ito, 20 puntos. Ikalawa, naiugnayang paksa sa kabayanihan ni Marina Dizon, 10 puntos kapag ito ay connected or konektado o may kaugnayan po sa kabayanihan na ginawa ni Marina Dizon, 10 puntos po ang inyong makukuha. At ikatlo, kapag po nabaybay ninyo ng wasto ang mga salita o nabigkas ninyo ng maayos, at may damdamin ang mga salita sa inyong tula, makakakuha rin po kayo ng 20 puntos. At ang kabuuan po ng inyong grado na makukuha sa ikalawang markahang proyekto ay 50 puntos. Naintindihan po ba?
Naway naintindihan ninyo ang kinakailangan ninyong gawin para sa inyong proyekto. Again, huwag kalilimutang ipasa ito sa inyong class dojo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!